Isang maulang weekend po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Ngayong Bonifacio Day, meron po tayong tatlong weather systems pa rin po na nagpapaulan sa ating bansa. Una na dyan ay ang amihan pa rin ang northeast monsoon sa may northern and central zone na siya nagdadala rin po ng pagbaba ng temperatura doon. At ito yung hangin po galing sa may hilaga. Meron pa rin tayong shear line naman o yung linya kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit na hangin galing po sa silangan. Nagdadala rin ang misa malalakas na ulan sa may bahagi ng southern Luzon. Sa Visayas, down to Mindanao, andyan pa rin ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito naman yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemispheres, kahit asahan din po ang makulimlim na panahon doon. Base naman sa ating latest satellite animation, maraming mga may kumpul ng ulap gaya dito sa may kaliwa at kanang bahagi ng ating bansa, pero wala po sa mga ito magiging bagyo sa mga unang araw ng Disyembre. Ngayong araw, asahan pa rin po ang maulang panahon dito sa may northern and central zone, particularly sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, and Aurora, dahil pa rin yan sa northeast monsoon or hanging amihan. Dito naman sa may Ilocos Region, rest of central zone, gayon din sa Metro Manila, asahan pa rin ang minsan makulimlim na panahon, bahagyang maulap at madalas maulap na kalangitan na sinasamahan din po ng pulupulong may hinang ulan, dulot pa rin yan ng northeast monsoon. Sa ating mga kababayan naman sa may Southern Luzon, asahan yung mga minsan malalakas na pag-ulan dito sa may Quezon Province, ngayon din sa Laguna, Rizal at malaking bahagi ng Kabikulan. Hanggang 200 mm po ang posible, lalo na dito sa may parteng Catanduanes, ngayon din sa Albay and Sorsogon dahil sa shear line o yung banggaan po ng mainit at malamig na hangin. Dito naman sa bahagi ng Mimaropa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, ngayon din sa rest of Calabarzon. Then sasamahan din ito ng mga pulupulong mga paulan or pagkilat, pagkulog, pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi dahil sa shear line. Kapansin-pansin na pagbaba ng temperatura sa malaking bahagi ng Luzon. For Metro Manila mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Dito naman sa Tagaytay mula 21 to 29 degrees. For Baguio hanggang 22 degrees Celsius lamang. At malaking bahagi pa ng Northern Luzon hindi hihigit sa 30 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, halos buong Visayas and Mindanao, andyan pa rin po ang makulimlim na panahon ngayong araw at sasamahan din yan ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms, epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Pinakang uulanin yung eastern portion of Visayas and Caraga region, posible hanggang 200 mm sa may northern Samar and eastern Samar, hanggang 100 mm naman po na dami ng ulan or moderate to heavy rains for the rest of eastern Visayas, Surigao del Norte and Dinagat Islands. At ilang pambahagi ng Visayas and Mindanao magkakaroon at some point ng mga thunderstorms na minsan malalakas pagsapit ng hapon hanggang gabi. So make sure po na mayroon pa tayong dalang payong o panangganang sa ulan at mag-ingat sa banta ng baha at pagbuho ng lupa. Temperature natin sa Metro Cebu hanggang 31 degrees Celsius pagsapit ng tanghali, habang dito naman sa Zamboanga City and Davao City hanggang 32 degrees Celsius. Dahil sa patuloy na pagbaba ng northeast monsoon or amihan, meron pa rin tayong gale warning or matataas sa mga alon sa may silangan baybayin po ng Luzon hanggang 4.5 meters o isa't kalahating palapag ng gusali sa malayong bahagi ng karagatan, sa may baybayin ng Isabela, gayon din sa Northern Aurora at sa bahagi ng Polillo Islands. Delikado ang mga pag-alon na to. Posibleng pagbawalan po yung mga small sea vessels natin. Magiging maalon din po sa natitirang baybayin ng Luzon hanggang 2 to 3 meters po, no, mataas pa rin ito. At delikado sa small sea vessels at pagsapit bukas, posibleng tanggalin na yung gale warning sa may silangang baybayin ng Luzon, pero mananatiling maalon pa rin for most of Luzon at banayad ang katamtaman naman sa Visayas at sa Mindanao. Para naman sa ating 3-day weather forecast, sa unang dalawang araw po ng Disyembre, magpapaulan pa rin po ang northeast monsoon sa may Cagayan Valley, Cordillera Region and Aurora at magdadala pa rin na may kalamigang panahon. At dito naman sa may parting silangan ng Visayas, may possibility pa rin po na may mabuong low pressure area dito sa may kumpul ng ulap, pero eventually po ay malulusaw din ito at hindi naman magiging isang maganap na bagyo. Nonetheless, ito man ay maging low pressure area or hindi, meron pa rin mga paulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao and Southern Luzon, dulot pa rin ng shear line at ng Intertropical Convergence Zone. At pinakaulan din pa rin ang Bicol Region, gayon din ang Mimaropa, Calabarzon na rin po at dito sa malaking bahagi ng Visayas. In fact, meron po tayong weather advisory for the next 3 days sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Hanggang 200 mm sa dami ng ulan or posibleng umabot sa intense rains by tomorrow sa Quezon Province, gayon din sa Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes. Habang hanggang 100 mm sa dami ng ulan or moderate to heavy rains bukas sa may lalawigan ng Aurora, gayon din sa may Laguna, Batangas,
pababa ng Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, hanggang dito pa rin po sa may Masbate, Albay at Sorsogon. Kapag meron tayong heavy to intense na ulan, mataas ang chance na magkakaroon ng mga baha or landslides sa mga low-lying areas at yung mga malapit po sa ilog. Habang may mga ilang-ilang mga lugar na magkakaroon ng mga baha at landslides kapag moderate to heavy ang paulan. Then pagsapit po ng December 2, aasahan yung ilang lugar na lamang dito sa may silangang pati ng Luzon dahil sa shear line, magkakaroon pa rin ng moderate to heavy rains. Isabela, pababa ng Aurora, Quezon Province at dito pa rin po sa Camarines Norte, may chance pa rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para naman sa araw ng Martes, December 3, magkakaroon pa rin ng paulan sa may Batanes and Babuyan Islands at malamig na panahon, dulot pa rin po yan ng amihan. Habang dito naman sa may mainland Cagayan, lalawigan ng Isabela and Aurora, magpapatuloy ang kalat-kalat na ulan ng thunderstorms. Umaangat po yung ating shear line dahil sa unti-unti paghina po ng northeast monsoon. Pero eventually po, sa mga susunod pa na araw ng Disyembre, magkakaroon muli ng paglakas or surge ng northeast monsoon. Pero per Tuesday, December 3, aasahan pa rin yung kalat-kalat na ulan ng thunderstorms sa may eastern part of Luzon at mataas pa rin ang chance ng banta ng baha at landslides. Sunrise po natin ay 6:05 a.m. at ang sunset ay 5:25 ng hapon. Yan pa rin ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.